Tapos, na-weirdo niya ako kasi nung una, may mga vlogger, ano, nagdi-demand ng access sa yung mga personal affairs na ng pamilya. Eh, yung mga ganon, personal na choice na yun ng pamilya, wala kayong pakialam dun. Kasi tatandaan ko, nung May 9, alam niyo yung nagbibilangan na, tapos kinumbida din sila Maharlika dun sa ano, dun sa parang situation room ng BBM campaign. Di ba nandun din sa Maharlika? Tapos, tatandaan ko no, nandun din ako. Kasi nagmo-monitor din ako sa nangyayari. Tapos nung mga bandang ano na noon, mga bandang I think 11 or 11 p.m., nung malaki-laki na yung lamang ni BBM, nag 21 million na yata yung boto niya. Tatandaan ko yun eh. Tapos nakikita ko na mananalo na talaga si BBM. Ano ginawa ko? Nag-live ako. Pero bago ako mag-live, pumunta ako sa kasulok-sulukan no situation room niya, yung situation building, ganyan. Yung head kasulok-sulukan ng headquarters. Para pag nag-live ako, ang background ko, plain lang. Walang ibang tao, walang masasagasaan. Hindi malalaman kung nasaan ako. Parang respeto lang sa privacy ng ibang mga tao. Si Maharlika, ano ginawa? Hindi live. Pati yung mga mayayaman na kamag-anak ni PBBM na hindi naman gustong lumabas sa video, hindi live niya. Binuyang-yang niya yung mga mukha. O, tanongin kita bakla, paano kayo hindi makakabusita ng tao? Eh, wala kang respeto sa privacy nila. Eh, yung mga ganun bagay, yung parang, binigyan kayo ng chance na makapasok kahit pa paano sa circle nila. Kasi alam nyo naman, ibang social circle yun eh. Binigyan kayo ng chance na makapasok, eh you squandered it. Kasi hayok na hayok siguro kayo na magka-content o yabang na yabang kayo na nandun, eh nilive ninyo. Eh hindi po ganun. Eh yung mga Marcos nga eh, 2017 ko pa kilala. Sino nakaalam na close ako sa kanila? Kailan lang? Kasi hindi ako ganun. Hindi ako yung makasama sa mayaman, pipicture na ako sa mayaman, tapos ipopost ko na. Kachipan yun. Di ganun. Kailangan makisama kayo ng konti. E si Marlika, unang beses ka lang yata pinapasok ng ganun kadami bilyonaryo sa isang kwarto. Ano ginawa mo? Inilive mo sila. Nakikita mo ba na ano? Bago lumitaw yung mga yan, ang dami tayong mga seremonyas bago lumitaw sa TV, tapos ikaw bilang inilive mo lang. E di pasikat ka masyado. Kaya ka nakabusitan siguro. 'Di ba? Eh parang may saltik yung galaw, hindi ganoon, bad joke. 'Di ba? Oh, 2019, totoo na lang, 2019, bago mag-pandemic. Sumama ako sa isang food trip ni ano yung food tour ni Chef Sandy Daza. Nakasama ko sila BBM. Nakita niyo ba nagpost ako kahit isang picture? 2019 yun na bago mag-pandemic. Wala, walang picture. Oh, magkaibigan na kami ni Lisa ng close 2018 pa. Nung panahon na sadlak sa, yung parang ano, at his lowest point si BBM dahil katatalo lang sa vice presidency, kaibigan ko na. Nakita mo nagpost ako? Hindi. Walang may alam. Nagkagulat ko. Kaya kami mga followers ako sinabi, eh kailan ka lang naman sumuporta kila BBM? Kala nyo lang yun. Di ko lang ina-announce. Ano feeling nyo? Last year ko lang sila naka-close. Ganon. Feeling nyo naman. Mga bakla, hindi ganun. Marunong ako, kaya sabi ko nga, you should learn how to keep secrets, how to respect people's privacy, para mind your own business. Eh, ang problema, iba dyan, nakapasok lang isang paa, ang gusto ninyo, full coverage na agad sa bakla, hindi ganun. Diba? Next. TP, ano kinain nyo doon sa 123rd? Nakapagandang tanong niyan. TP, ano ang magandang ano ba to? Sino ba? Bakit ko nga ito? Sige lang. Okay, next. Tapos ano yung kinain ko sa 123rd anniversary ng Manila Bulletin? Wala. Kasi ano, dumating ako doon, ano, naka-plastic pa yung pagkain. Shoutout po kay Boss Emil Yap. May column ako sa Manila Bulletin, hindi lang ako nagsasubmit. Tapos may ano, meron akong column doon. Tapos say, may kinumbida ako sa anniversary. Tapos dumating ako doon, sabi ko kay Goddess, dumating na rin sa Yusek Goddess eh. Sabi ko, bakla, ba't ba ganito yung mga pagkain rito, naka-plastic lahat? Sabi niya, hindi pa kasi umpisa. Ah, ganun ba? O sige, tayo natin tanggalin yung plastic. Yung problema, natatanggalin na yung plastic, ang dami-dami ng tao.
eh ano, nung tinanggal yung plastic, natanggal si Maharlika, char lang. And then ano, sabi ko nung tatanggal yung plastic, dami-dami ng tao, nakakayaan akong lumapang. So ang ginawa ko, umalis na lang din ako ng 7:30, tapos kumain ako sa Jollibee. So ano po kinain ko sa anniversary ng Manila Bulletin? Chicken Joy. Oh, nagtanggal po ng plastic, natanggal si Maharlika, char. Ano pa? Ano, ah? Top 1 at... Hindi kasi ganun. Alam niyo yung... Alam niyo naman, tayo-tayo, karamihan sa mga followers ko galing sa masa, di ba? Yung mga hindi naman tayo galing sa Debuena family. Ako, hindi ako galing... Lolo ko, no read, no write, eh. Tatang Dora ko, hindi marunong magbasa yun, eh. Tapos, once in a while, magkakaroon tayo ng oportunidad na... Hindi sa oportunidad, para magkakaroon tayo ng experience na kahit pa paano may invite tayo na sumali sa mga par, na sumali sa mga event ng mga tao na hindi natin kasama sa social circle, ibig sabihin mga elite, mga mayayaman. Pag nandun ka na, dapat makibagay ka muna sa kanila. Magpakilala ka. Kausapin mo ng maayos, kausapin mo ng tao sa tao. Pakilala mo 'yung sarili mo. Eh ano ginawa nung iba diyan? Nag-vlogger, inaya ka doon, syempre, risk para sa kanila yun. Ibinuyang-yang mo agad sila sa publiko na hindi mo lang nagpapaalam sa kanila at hindi ka pa nila kilala. Ano magiging reaction nila? Ano normal na reaction nila? E di mabubuisit sa'yo, tapos magtataka ka sa ending kung bakit hindi ka na ini-invite. Hindi ganun. Hindi ganun. Matuto ka makibagay. Eh, ang problema kasi, alam mo na, papaliwanag ka pa ba yun? Next. TP, sa Friday, baka umulan ng snow. Sana. Oo. Sana, para makita ko ng snow. Mal-edukado talaga si Palapinas. Tawagin niya si... Oo, tawagin ba naman niya? Hindi ko naiintindihan eh, kasi na-weirdo na ako doon yung parang ano. Yung tutuanan lang. Yung parang guys, ano, ang branding niya eh, siya yung pinaka-pro Marcos na vlogger. Tapos ganung tumira. I mean, okay lang naman sa akin tirahin sa PBBM. Ganun naman ang freedom of speech eh. Okay lang yun. May malayat tayong pamamahayag sa Pilipinas. Okay lang yun. Tira, ano, i-criticize ni Pangulo. Okay lang yun. Kahit ako, ni-criticize ko din eh. Okay lang yun. Ang hindi ko lang maintindihan, pag iba-brand mo yung sarili mo na ikaw yung pinaka-Marcos, tapos babasusin mo yung Pangulo na first gentleman. Paano yun? E di antay ka na. Di ba? Tapos ang weirdo pa doon, ang brand mo, Maharlika, eh di ba heavily connected yung sa mga Marcos? Sabi ko, parang ano ba to? May identity crisis ba si Bakla? Ano ba? Tawa nga ako nun eh. Tatawa ko nun, nasa counting. Ay, tatawa ko to, chika ko sa inyo, chika ko to sa inyo. Ay, aliwa ko dito. Alright. So, May 9. No. May 9 ng umaga, tumulak ako pa Benguet. No, kasi sa Benguet ako naka-register na voter. So, na bumoto ako sa Benguet. Tapos pagkaboto ko na sa Benguet, diretso na ako sa BBM headquarters sa Mandaluyong. Tapos nung pagdating ko sa Mandaluyong, May 9 ng hapon, then nakaupo ko doon, sinetap ko na yung pang-monitor ko, na, yung mga monitor, yung computer ko, yung mga bilangan, channeling. Tapos, nung paglaon, mga 1:30 minutes later, dumating si Maharlika, nandun din daw. Nandun din. So, ito yung table ko. Ito yung table ko. Tapos, ito yung ano, table ni Maharlika katabi ko. Tapos ako naman, ito syempre, de, small talk ako noon, May 9 yun, 2022. Small talk lang ako, kumusta naman, ganyan. Kumusta, Chenelin. Tapos, parang ano, nagkaharutan lang kami. Tapos sabi ko, baklo yung simoy buhay mo. De, syempre, ang akin, ano, pag sinabi mo ayusin mo yung buhay mo, hindi literal yun. Joke yun ang bakla. Alam niyo, wala, sino pa ba sa Pilipinas ang may alam na, meron pa ba sa inyo na nagsususpecha na straight ako? Wala. Meron ba? Sa mga nanonood dyan, may naniniwala ba na straight ako? Wala. So pag ang bakla, sinabi sa'yo na ayusin ang buhay mo, baklaan yun, pero an yun. Aba, pinersonal ng Maharlika yata, sabi, aba, excuse me ah, maayos ang buhay ko. Ganyan ang sabi ni Maharlika sa akin. Tapos ako parang, si bakla, sobrang uptight, hindi mabiro.